tanong ay ganito. Sapagkat hindi natin alam ang buhay natin at napaka-fragile ng buhay. Kani-kanina lang ay pwedeng malakas ang isang tao, later on maya-maya wala na. Thing is ganito. How do you want to be remembered bilang isang individual? Bilang isang mananampalataya kay Kristo, how do you want to be remembered kung sakaling kukunin ka ng ating Panginoon? Ang tanong ko'y ganito, paano mo gustong ikay maalaala sa mundong ito? I said this because naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may gustong maiwan ng magandang alaala sa ating mga ipinamuhay dito sa mundong ito. And let's open our Bibles dun sa chapter 9 of the book of Acts, Gawa, kapitulo 9, talatang 36 hanggang doon sa 43. And I'll be reading this sa isang sa tinatag nating mabuting balita, Biblia. Amen. Acts chapter 9 verses 36 to 43. At ito ang sinasabi ng Biblia. Sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabitha, na sa wikang Griego at ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at sa pagkakawang gawa. Nang araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid na sa itaas. Malapit lang ang Joppa sa Lida, kaya't nang mabalitan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon ay dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda. Umiiyak sila at ipinakikita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos ay humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabitha, bumangon ka." Tumilat si Tabitha at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan bumangon. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga biyuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppa kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Maraming araw ding nanatili si Pedro sa Joppa sa bahay ng isang tagapagbilad ng balat ng hayop na nagngangalang Simon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila naming Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Sa isang napakagandang pagkakataon uli na kaming magkakapatid ay magkakasama sa pulong panalangin. I would like to thank you, Father, for every person na kasama ko ngayon. God, talk to each one of us. Pagkaisahin mo po ang puso namin. Bayan po, Panginoon, na maging focus ang aming attention sa iyo. Lord, sa panahon ngayon, walang ibang pinakamagandang kaaliwan na malalapitan namin kung hindi ikaw. At alam po namin, Panginoon, marami ng pagpapatunay na ang doktor ay walang kakayahan upang ang COVID na to ay ayusin. Ikaw lang ang alam naming mayroong kakayahan upang aming hilingan na mailayo ang iyong mga anak sa anumang mga uri ng karamdaman, especially ang COVID-19. Lord, we would like to come into the throne of your grace right now, asking that you will continue to bless our fellowship together to this evening and help us to consider the passage that we have just read. Tulungan po ninyo, Panginoong, maintindihan namin, alam mo, Panginoon, na hindi kami talaga marunong umintindi kung hindi mo kami tutulungan sa pagitan ng iyong Espiritu. We humble ourselves before you and help us to understand and have the power and courage to apply these truths into our own respective lives. In Jesus' name, amen. Amen and amen. The message I would like to share with you tonight is entitled, How Do You Want to Be Remembered? How do you want to be remembered? Alam po natin na si Dorcas is ay namuhay siya ng godly life and a good works revealed by God's grace sa kanyang buhay. She was great in her community and the church bilang isang kapwa mananampalataya. At huwag niyong kalimutan, mga kapatid,
we are known by what we do. Ulitin ko po, tayo po ay nakikilala sa pag-ita ng ating ginagawa. Tatandaan nyo ito, kalimitan pa nga, napapanganlan tayo o nabibinyagan tayo sa pag-ita ng ating ginagawa. Halimbawa, ikaw ay isang karpintero. So, ang sasabihin ay, halimbawa, si Eloy karpintero. O di kaya si Eloy pastor. And so on. Kilala tayo sa pagiging yung sa ating ginagawa. What we do is sometimes identified as who we are. So kung maganda ang ating halimbawa, maganda ang alaala natin, maganda ang naikakabit sa ating pangalan. Kung hindi maganda, siyempre, yun din ang kakabit. At ang masama nito, kung ikay mananampalataya, tayo mananampalataya, dapat sana makapag-iwan tayo ng magandang alaala. Tandaan din natin, whether tayo'y buhay o patay, maraming mga taong nakakakita at nakakapansin sa ating mga halimbawang ginagawa. So ating pag-usapan ito, let's study. Tulungan nating pag-aralan itong buhay nitong si Dorcas o di kaya ay si Tabitha. Tingnan muna natin yung kanyang description. Sino ba siya? Her description. Una, sa verse 36 ay makikita natin na sa Diyopa naman ay may isang alagad na babae. The word is, he is not just a believer but a disciple. Dorcas was a devoted follower of Jesus Christ. In fact, ang ginamit dito ay mathetes or disciple of the Lord. A true disciple of the Lord Jesus Christ. She follows the example of the Lord Jesus Christ. In fact, sinabi ni Pedro do sa Acts chapter 10 verse 38 that Jesus went about doing good. Ang Panginoon Jesucristo ay umiikot-ikot at gumagawa siya ng lahat ay mabubuti. Therefore, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga disipulo ay dapat makilala sa mabubuting gawa. Ayon sa chapter 2 of the book of Ephesians verse 10, na matapos tayo maligtas, tayo anya ay iniligtas ng Panginoon upang tayo'y gumawa ng mabuti. Kabutihan ang dapat makikita sa atin. At ito ang isa sa mga description sa kanya. She is a believer. Siya'y isang mananampalataya. Tandaan natin ito. Ang isang believer dapat ay dumago pagiging isang disipulo or a learner o matetes. Pangalawa, she was beautiful. Sa 36 also, ay sinabi na ganito, sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. You would notice that she's beautiful. Tabitha was a Jewish name. Yun po ang ibig sabihin. Ang Dorcas, ang ibig sabihin naman ay gazelle. And she was a very beautiful person inside as well as outside. Yung kanyang mga ginagawa, her deeds revealed her inward beauty. Yung kanyang mga ginagawa ay naipakikita yung kanyang kagandahan sa pag-ita ng kanyang mga ginagawa. She lived in Joppa. Ang ibig sabihin ng salitang Joppa, ang translation niyan, ang ibig sabihin ay beautiful. So, napakagandang isipin na ang babaeng ito na maganda within and without ay nakatira din sa isang lugar na ang tawag ay Joppa, which means maganda. I hope na makilala at makikilala rin tayo sa pag-ita ng pagiging magandang ugali, maganda ang ating pakikitungo, hindi yung kakikilan lang tayo. Tandaan natin, isang best lang tayong mabubuhay sa mundong ito. At mag-iiwan tayo ng bakas. Ang tanong ay, anong bakas ang pwedeng iwanan natin na kung ikaw ay maalaala ng mga taong kasama natin o mga sino paman, kapitbahay mo, kakilala mo yung son, anong reputasyon ang maiiwanan natin? So, she was beautiful. Noon daw pong Civil War, doon sa Amerika, there was this union nurse. Siya mayroong isang nurse na nagtatrabaho kasama doon sa mga nasugatan ng mga sundalo. Ang kanyang mukha ay na-deface, na-disfigured, naging pangit, kung baga sa anong salita, na-disfigured dahil sa siya ay nung bata pa ay nasunog yung kanyang mukha. And when asked bakit siya ay nag-volunteer na magtrabaho among doon sa mga namamatayan, doon sa mga taong napalaban sa mga gera, at yung iba rin ay na-disfigured din yung kanil mukha, ang sabi niya ay ganito,
The wounded soldiers don't notice my scars as much as others. Hindi nakikita ng mga taong nasasaktan yung aking mukha. Kaya ang sabi niya, to them, I'm beautiful. Kapatid, sana ang ating buhay, labas at loob, ay kakitaan ng kabutihan. Alam niyo, pag tayo nabubuhay ng mabuti ang ating kalooban, wala na tayo sa mundong ito, pinag-uusapan pa tayo at yung magagandang ugali natin, kalimitan ay hindi makatkat sa isip ng mga taong nakasama natin. Not only she's a believer, not only she's beautiful, but she was blessed. Bakit? Doon sa verse 36, ang sabi ganito, ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Mantakin nyo, yung implikasyon sa salitang ito, wala siyang ginawa buong buhay niya kung hindi ang kanyang ipamuhay yung kanyang pananampalataya at kanyang isagawa yung kinakailangan na makita sa mangita ng isang believer. Si Dorcas must have been a woman of wealth. Bakit? Eh kasi she was talented woman who used her abilities to glorify God and to be a blessing to others. She was a compassionate and a very generous woman. Tandaan nyo, ang pagiging generous o mapagbigay, hindi kinakailangang laging pera. Hindi. Pwedeng yung panahon, pwedeng yung pananalangin. Ang generosity ay hindi laging ang implikasyon ay pera o di kaya ay kung ano paman. Ang kabaitan ng isang tao at ang pagiging mapagbigay ay napakagandang ugali ng isang mananampalataya. In fact, ang ginamit dito ay pagkakawang gawa. Sabi diyan, ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa. Yung salitang ginugol ay patuloy niyang ginagawa yung kanyang sarili sa kanyang pagkilos, sa kanyang galaw, sa kabutihan at saka sa pagkakawang gawa. Yun ang sinasabi ng Biblia. Second, na dapat nating makita sa kanya. Nakita natin, of course, yung kanyang description. Tingnan naman natin yung kanyang deeds. Ano yung kanyang mga ginawa? Nakalagay sa English ay full of good works. Yun ang ginamit. Full of good works. Thorough, permitted, covered in every part. Lahat ng mga bagay, true and true, loob at labas ng kanyang pagkatao, kahit balibalig ka rin mo siya, wala kang makikita sa kanya kung hindi ang kabutihan ng kanyang pagtatrabaho at ginagawa. Ang ginamit dun ay alms deeds na ginawa or merciful pity, giving oneself for the benefit of the less fortunate. Yun ang ibig sabihin nito, alms deeds. Good works are those deeds done in the name of the Lord for His glory and for His honor. Si Dorcas ay known for good works and alms deeds. Yung kanyang pagkakawang gawa, yun ang ginamit. Tatandaan nyo, salvation is by grace, not by works. Pero according to Ephesians chapter 2 verse 10, all born again Christians are created in Jesus Christ unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Dapat yun ang ating isabuhay. Sinabi ni Apostle Paul, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Nakalagay yan sa Titus chapter 3 verse 8. These things are good works and profitable unto men. Yung mga pinaggagawa natin dapat ay hindi lang mabuti kung hindi profitable, mapapakinabangan. Ang ganda nung yung buhay mo ay magagamit na mapapakinabangan ng iba. Tatandaan natin ano, yun nga isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo. At ang tanong ay ganito, how do you want to be remembered? Alam nyo, sa pagdaan natin sa mundong ito, we only live once at hindi na tayo pwedeng bumalik eh. Ang pinakamahalaga, gumawa na tayo ng mabuti right now.
We do not know what is in store ahead of us. We do not even know kung tayo'y buhay pa bukas. Pero ang isang natitiyak ko, kung mayroon kang ngayon, gamitin mo na ito para sa kabutihan, para sa pagkakawang gawa. Kung nakita natin, yung ginamit sa verse 36 ay ganito, ginugol niya ang kanyang panahon o yung kanyang buhay ay ginugol niya sa paggawa ng kabutihan at sa pagkakawang gawa. What a beautiful description of her deeds. Pangalawa, her witness. Doon sa 39 ay makikita niyo doon sa first, aking babasahin po sa verse 39. Ang sabi ganito, sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa taas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda. Umiiyak sila at ipinakikita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila nung ito'y nabubuhay pa. What a beautiful expression of Christian witness sa pagitan ng kanyang buhay. Nakatutuwa ano po na makitang ang babaeng ito pala ay namimigay ng damit. Hindi ko sigurado kung yun ay bago. Pero sigurado ko na tiyak na tiyak ko na ito'y magaganda. At ang ayun nga sa pag-aaral, ang background niya, siya ay medyo mukhang well off, ano, medyo may kakayahan siya at medyo mayaman siya. Dorcas had been a great witness for the Lord. Her life reflected her Christ-likeness in the way she cared for the poor widows doon sa Joppa. The widows displayed her works of love that Dorcas has made for them. Their brokenness revealed their great love for her. Yung kanilang pag-iyak, yung kanilang panghihinayang sa pagkawala nitong si Dorcas ay nagpapahayag na napaka-valuable ng babaeng ito para sa kanila. Maganda po yun, ano? Their brokenness revealed their love for her. At huwag nating kalimutan ang sabi ng Panginoong Heso Kristo sa bawat mananampalataya dun sa Matthew chapter 6, chapter 5, I mean verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tatandaan natin, sa bawat ginagawa natin, hindi lamang yung mga tao sa ating in front ang nakapupunan ng mga ginagawa mo. Mayroon pong listahan ang langit sa lahat ng ginagawa nating kabutihan. Walang anumang bagay na ginawa tayo na lingid sa Diyos. Kaya lahat ng bagay ay dapat nakadedicate sa Kanya. Lahat ng ating ginagawa. In fact, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether we drink or eat, sabi, do it all for the glory of God. Yun lang ano eh, yung pagkain, mir na ating pang-araw-araw na ginagawa, dapat ito ay maialay sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay makapag-glorify sa ating Diyos, makapagbigay luwalhati na ang Diyos ang mabigyan ng parangal sa lahat ng ginagawa natin. Sinasabi po ng Panginoong Hesukristo doon sa John chapter 15 verse 8, He said that we must bear much fruit. Hindi lang po more fruits, kung hindi much fruit. Ang sabi niya, sabi po ng 1 John chapter 3 verse 18. Ang sabi, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed, in truth. Huwag tayong magmahal sa pag-itan lamang ng salita at ng wika lamang, unang dila. Kung hindi magmahal tayo sa magitan ng totohanan, hindi yung pwedeng salita lamang, ipakita nating ito'y totoo. Doon po sa 1 Timothy chapter 6 verse 18, ang sabi po ay, sabi ni Pablo, be fruitful in every good work. Sa Colossians chapter 1 verse 10, to be rich in every good works. Sabi sa Titus chapter 3 verse 14, learn to maintain good works. Ito ang dapat makita at mawitnessan ng maraming tao, good works. Good works.
Natatandaan ko sa Isaiah chapter 5, ang Panginoon ay nagko-complain. Nagtanim siya, ang sabi, naghanap siya ng isang magandang lugar na taniman. Binungkal niya ng maayos, pinaganda niya yung lahat ng mga nakikita niyo doon at yung kakailanganin ng isang magsasaka, ginawa niya. Kumuha siya ng matino na binhi at ang binhing yun, of course, alam natin na kinuha pa ng Diyos, inimporta pa niya yan mula dun sa Ur at alam natin ito ay si Abraham at siya yung taong mananampalataya. Pagkatapos noon, kanyang binigay sa lupa, inilagay niya sa lupa na alam natin yun yung promised land. At ang sabi ng Panginoon doon, bakit ganun? Matapos kong gawin yung lahat, ang nakuha ko doon sa bunga ng aking itinanim, maasim na ubas. Hindi masarap, okay yung binhi, pero bakit maasim yung bunga? Christians, hindi dapat asim ang makita at mataste ng Panginoon. Dapat ang buhay natin ay nagpapahayag ng katamisan. Sabi po dun sa Galatians chapter 6 verses 7 to 10 ay ganito, "Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever man soweth, that he also will reap. For he that soweth to the flesh shall the flesh reap corruption. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. And let us not be weary in doing and well doing, ang sabi, but for in due time we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good works unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Kapatid, ang sarap malaman at makilala at malaman na kung ikaw ay isang mananampalataya. Hindi kinakailangan, bakit itong taong ito'y mabuti? You can be identified as follower of Jesus Christ sa pag-itan ng iyong magandang patotoo at magandang ginagawa. Your work speaks of your good relationship with Jesus Christ. If we speak bad words, then hindi tamang ugnayan mo kay Kristo. If you talk negatively, if you think negatively against brother or sister, or much more yung ginagawa natin, it reveals therefore the kind of relationship we have with the Lord Jesus Christ. Well, punta tayo dun sa huli. Her death. Ayon dun sa ating napag-aralan, nang siya mamatay, balikan uli natin. Sa verse 40, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabitha, bumangon ka." Dumilat si Tabitha at umupo, naupo nang makita ito si ni Pedro. At hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan bumangon. Pagkatapos tinawag niya ang hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas. Ang sarap makita, ano, na itong babaeng ito ay patay na. Pero dahilan sa pananalangin, nabuhay uli. Ang aking panalangin, marahil may mga Dorcas na nawala na sa inyo. Mga beautiful within and without. Magagandang witness na mga Dorcas na nawala na. Pero sana buhayin ninyo sa pag-ita ng inyong sarili-sariling buhay, respective life. Wala man yung Dorcas na yun, naway sa pag-ita ng inyong buhay, ito ang magpaalaala na buhay, hindi pala namatay si Tabitha. Dahil sa pag-ita ng inyong mga personal na buhay, si Tabitha ay nabuhay uli. Tinan mo yung kanyang remembrance. Peter found the widows weeping because Dorcas died. And she obviously had a great impact sa kanyang church, sa kanyang community. Ang sarap noon na pagkawala, talagang ramdam na ramdam, halatang halata ng community na nawala siya.
Alam mo, yung mga taong pagkamisan, kahit wala, pag ikay na wala, parang hindi man lang pansin. Naniniwala ako na napakahalaga sa isang mananampalataya na yung bang pag ikay na wala, parang obvious na obvious, kagaya ng ngipin, ano? Pag nawala yung isa dyan, parang kitang-kitang bungi. Sana yung ating church, yung ating fellowship, yung ating samahan, yung ating kapatiran, pag ikaw ay nawala, yung bang absent ka lang, halatang halata na wala si ganito, wala si ganyan. Because obviously, you impacted yung kanyang community, yung inyong community. Her remembrance, yun palang alaala mo ay makapagbibigay ng iba ay parang ang lungkot sila, no, dahil doon. And then alam natin her resurrection. Her life is an example for us to follow. Her resurrection is a reminder of our future. We are saved and will be raised from the grave one of these days. Sa pag-sound ng trompeta, tayo'y ibabangon uli ng Panginoon. The raising of Dorcas revealed the power of God sa ating kalagitnaan. Yes, maraming mga naunang Dorcas na sa atin. Pero pwedeng tayo ay sanayin natin yung ating sarili sa pagiging mga Dorcas. Pwedeng dumami kaysa sa isang Dorcas. Pwedeng isang Dorcas lang ang nawala. Pero dahil sa ating mga buhay, tayo ang magiging replacement at mas maraming magiging mga Dorcas because your life shows not just a copycat of her, kung hindi talagang tayo hindi lang carbon copy, kung hindi mas marami na ipanganak because of her influence sa ating mga buhay. How should I conclude? Number one, live for the Lord. Mamuhay kayo para sa Panginoon. If you are a disciple of Jesus Christ, decide to live for the Lord. Man is justified sa harapan ng Panginoon by faith alone. And man cannot be saved sa pagitan ng mabubuting gawa. Pero kung ikaw naman ay isang mananampalataya, tunay ka talagang born again, dapat you have to live for the Lord. Ang buhay mo ay dapat para sa Panginoon. Number two, love the Lord. Like Dorcas, we should be rich in good work for the glory of the Lord. We are supposed to be blessings, not only to God, but to those people around us. Many people are longing. Uhaw na uhaw sila sa mga taong magmamahal sa kanila. They are not loved sa bahay. They are not loved by friends. They were looking sa mga taong magmamahal sa kanila. Look at the woman, yung Samaritan woman. Lima na ang naging asawa niya at yung kanyang asawa ngayon ay hindi panunay niyang asawa. She has been looking for somebody who will truly love her. Kaya siguro yung iba nagpapalipat-lipat ng church eh. Dahil hindi niya maramdaman doon sa church na kanyang pinuntahan na siya ay mahal. Kapatid, gusto mong bang manatili yung mga miyembro natin sa church? Magpakita tayo ng pagmamahal. Ipakita natin yung pagmamahal na hinahanap nila sa ibang church ay matatagpuan sa church natin. Our church may not be perfect, but we can be loving persons. We can be kind people. We can be accommodating people. People who will love the Lord so much. Love the Lord. Ang tanong ay, are we famous for loving God? Number three, look after for the lowly and the poor. Dito, what people remember about you ay nagpapahiwatig ng kung ano yung ginawa mo sa kanila. What kind of legacy will you leave behind for others to follow? What rewards will you receive when you go to heaven? Look after the lowly and the poor. At makikita nyo yung mga
ano, widow, yung mga poor, minahal ng husto ni Dorcas o ni Tabitha. I hope nakikita nyo yung ganyang uri ng reputasyon sa ating buhay at sa ating church. Kahulihan, labor for the Lord's ministry expansion. Labor for the Lord's ministry expansion. If you are not saved, then hindi ako magtataka kung hindi ka gumagawa ng maayos. Pero kung nagsasabing ikay Kristiyano at born again ka, then dapat lang nakakitaan ka. Dapat lang born again ka eh. Hindi ka dapat magtaka kung bakit ikay gagawa ng mabuti. Nagtaka ka pa. Eh dahil ang mangga, talaga namang dapat mamunga ng mangga. Kung Kristiyano ka, dapat mamunga ka ng mga bungang pagiging Kristiyano. Christians, life is too short. Life is precious. We are remembered by what we do, by the examples na ating ipinamuhay sa mundong ito. We do not know kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. But my challenge is, how do you want to be remembered? Inaasahan ko, I'm suggesting that be like Dorcas. Let us pray. Our Heavenly Father, I am thankful for this opportunity of coming into the throne of your grace once more, looking into your word, digging into it. Alamin kung ano talagang mensahe nito para sa amin. I would like to thank you for about 30 people who are with me in the prayer meeting that we have tonight. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kagandahang loob. I-bless mo kami, Panginoon, at tulungan mong maramdaman namin na maghahamon ka ng mga taong pupwedeng isang araw ay maging mga Dorcas. Famous sa pagiging mahusay na witness, magiging mahusay na workers, at magiging mahusay na patutuo kay Hesukristo. Salamat po sa kabutihan mo. Bless your message for us tonight in Jesus' name. Amen.